Parehas lang naman tayo ng sinabi kay nanay, ah. Diba ang sabi mo noon sa kanya, pakiramdam mo lagi kang ginajudge dahil sa mga ginawa niya. Buong buhay ko, kailangan ko maging matapang dahil sa'yo! Dahil ikaw ang nanay ko! Alam ko. At pinagsisisihan ko yun. Hindi natin dapat i-judge kung ano yung choices ni nanay sa past niya. Dahil hindi natin alam. At hindi natin ma-imagine kung anong pinagdadaanan niya. Pero may ibang paraan, ate. Ibang-iba yung buhay ni nanay sa buhay natin ngayon, Bea. Hindi mo ba naaalala? Diba? Sabi niya noon, yung tatay niya, binubugbog sila ni Lola. Ayaw man niya pag-usapan, pero nakwento niya na halos siya ang sumasalo ng lahat ng suntok at lahat ng tadyak ni Lolo para kay Lola. Sobrang hirap nila noon. Si nanay, kailangan niya suportahan yung sarili niya at saka si Lola. Imaginin mo, kung ganong edad ka, tapos malaman mo na yung taong pinakamamahal mo, yung iisang pamilya mo, may cancer. Na-imagine mo ba kung gaano ka desperado si nanay para isave si Lola? Na walang katuwang, walang support system. Kaya sigurado ako, yun lang ang choice ni nanay nung panahon na yun. Alam ko, Bea, na yung buhay natin, hindi yung buhay na may pagyayabang sa social media. Na hindi ilalike at i-heart ng mga taong gusto mong kaibiganin. Pero ang swerte-swerte natin, Bea, ang swerte ko. Kasi hindi ko masusurvive siguro. At wala akong lakas at tapang kung di ako pinalibutan ng pagmamahal ni nanay at tatay. Katulad ko, may ganong klaseng suporta. At yung suportang yon, yun ang kinailangan ni nanay ng mga panahon na yon. Kahit hindi yun yung naranasan niya sa buhay niya, sinigurado niya na may bibigay niya yun sa atin. Ang klaseng nanay meron tayo, Bea. Kanina mo pa ako hindi matignan, anak.
rin maiisip ko na malalaman niyo to. Sa reaction mo ako pinaka-natakot. Natakot ako na baka pag nalaman mo, baka mag-iba yung tingin mo sa akin. Ikaw pa ang dito yung baby bonso ko. Baka magsisihan kong nanay ko. Yung puso ni nanay. Hindi na mabibiyak. Mababasag pa. Mapapulipula. Magpipiraso. Sila nagkagugulo na. Kailan ko ulit makikita si Carla? Malapit na. Kailan niya? Sasabihin ko sa'yo ang tamang panahon. Tandaan mo, pinatapa kita uli sa sidero. At lahat ng ito hindi posible kung wala ako. Kaya pag sinabi kong maghintay ka, maghintay ka. You shouldn't be here. I'm not gonna drink. Believe me, not giving in to temptation is the easiest thing I have to do right now. Kung balak mo uminom ulit, hindi kita ihahatid pa uli. Sorry nga pala dun. It won't happen again. Believe me. Waiter, isang watermelon juice. Oh my God. For sure, Audrey's gonna be cray-cray about this. It's an endless drama when it comes to her, Troy, and Carla Sikat. Pero grabe din naman talaga. Naging kabit na, naging escort pa. This woman has got a lot of dirty secrets. Oh, na hindi na pala secret ngayon. Sobrang nakakahiya.
Tissue, please. Hindi, okay lang, meron mo. Problem? Tell me. Tell you? Bakit ko naman gagawin yan? Because I'm basically a stranger to you. Minsan, mas madaling magkwento sa di mo kilala, di ba? Besides, I think I owe you one from last time. So, kung kailangan mo ng kausap, pwede ako. Ngayong gabi lang. Kung meron kang video that you really want to keep a secret, saan mo itatago? That's your problem? Yeah. So saan? If I were to keep it secret, hindi ko itatago sa phone or laptop where anyone can have access to and open it. Okay, ilagay ko sa external drive. Put in a safe. Depende. Depende kung gaano ka desperate to hide it. Anong ginagawa mo dito? Andiyan ba si Tito Bobby? I don't want to be around him right now. Wala na. You're safe. Hidden folder. You're right. That's all possible. Thanks. Let's cheers to that. Si Romeo de Mayuga, siya yung lalaki sa mga pictures. Nakita ko yun eh. Nakita ko sa labas ng bahay natin mga nakailang araw na nakalipas. Sa palagay ko siya yung nagpakalat ng mga litrato. Tagal na nun, ha? Bakit niya kaya ginagawa ito ngayon? Para gumanti. Sa akin at kay Mayor. Si Troy kasi yung naliligtas sa akin sa kanya. Tama na! Ha? Tama na! Tapos noon,
Sinigurado ni Troy na magiging impyerno ang buhay nun si Romeo de Mayuga. And exposed niya lahat ng mga anomalya sa negosyo nun. Maraming mga nagsampa ng kaso sa kanya. Alam ko nga nakulong pa yun eh. Sandali lang. Tapos umalis na rin siya ng si Tero. Tapos akala ko hindi na siya makakabalik eh, kahit kailan. Sinabi mo kay Mayor. Kaya may gwardiya tayo dyan ngayon sa labas. Huwag ka na magalit. Kasi nung muli pinag-usapan natin yung tungkol sa nakaraan ko, sabi mo, mahirap sa'yo marinig. Kaya hindi ko na sinabi. Kaya ako lang naman kay Troy sinabi kasi siya lang naman yung nag-iisa pang nakakaalam. Ngayon, lahat na sila may alam. Lahat na ng tao may alam. Lang dahil ba sa akin, mawawala na yung chance ni Ike para makamit yung hustisya. Dahil sa akin, masisiran lahat ng mga plinano natin kasama si Attorney Laura. Dahil kapag ako yung magiging dahilan para hindi na mag-grant ng Justice Department yung appeal kay Ika, hindi ko mapapatawad yung sarili ko. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko. Hey, anak. Hindi ka man lang ba mag-aalmusal? Dami ako niluto. Hindi na po. Sir, nana po ako.